wala. Eto na, makakakita ba tayo ng Alpha? Makakakita kaya tayo ng panibagong hero on the jungle as we head on to the drafting phase. Again, blue side ang Blacklist International. At ang red side naman this time around is gonna be Aurora. Oo, eto na, nagpalit na sila ng kanika nilang mga sides. And now, again, historically sa MPL Philippines Season 14, blue side yung usually nananalo. So, ang tanong ngayon ay paano ko kontrahin ito ng Aurora considering na ang daming pupwedeng heroes na ma-open dito sa ating game number 2. Tsaka tignan natin yung facts, no? Para dito sa, actually for almost all of the teams here in MPL, yung game 1 talaga yung, actually game 2, yung momentum breaker. Kapag hindi mo pa nasira yung momentum ng game number 2, pwede magtuloy-tuloy. Kadalasan talaga ay nagtutuloy-tuloy na sa game 3. Napakahirap po mag-reverse sweep sa MPL Philippines. So for Blacklist International, ngayon na nasa blue side sila, this is one of the best times for them to try to secure the win. Now, the question begins, paano mo kukunin yung panado na yon? Ano yung una? Kukunin mo ba yung Suyu? Magmamatilda first pick pa tayo? Again, that is already the picking phase. Hindi mo pa alam kung ano yung tatanggalin sa'yo ng mga kalaban mo. Oo nga eh. Kaya nga ang hirap kasi paano kung ang maging response naman ng Aurora MLBB ay ang gawin na i-open yung mga heroes na yun na parang, oh, pipili ka na lang. Ma-overwhelm na kayo. Na parang kapag nag-trade bale, malulugi pa yung nag-first pick. Kasi pwedeng yun yung mangyari eh. Kapag nandito sa draft na parang, okay, sige, nananalo yung blue side, pipili yung Suyu. Pero paano kapag halimbawa, inopen si Matilda, si Alpha, si Edith, si Gatot, yung ganong klase ng dynamic sa draft. Para nakita natin yung kanina nung first match na na-open yung Suyu, pero the rest ay direct counters na against a lineup na meron nung hero na yon. So pwede nga ganun, very tricky talaga kapag ikaw yung nasa blue side. But anyway, may kita na natin for Aurora, nagba na sila ng Hylos, Matilda, and even Chip. Para naman dito sa side ng Blacklist International, that's Eve, Fanny, and Fobius. Alam mo namang hindi mo dapat binibigay yung Fanny, no, if you're up against sa Demon Kite. At mukhang nandyan na nga rin ang pick, Zushin this time around. First pick para sa Blacklist International. Grabe talaga itong dalawang teams na to. Gantong-ganto din yung nakita natin kanina mula naman sa Aurora. Oh, juicy yung pagkaka-first pick. So now, I think Blacklist is baiting na piliin yung Soyu. Pero Edith, sasamahan ng Edith pa. Edith wins games talaga ngayon, no, sa totoo, no? Lang ngayong araw na to. Napakataas ng win rate ng Edith. At again, flex pick po ang Edith. Ayun hindi na tayo sigurado kung saan yan ilalagay. Ito na yung binanggit natin kanina. So parang meron kang dalawang taga-front, Gatot and even Alpha. Tapos yes, meron kang pang-zone dun sa sasalubong sa Alpha. Oo. Na Jushin. Oo. I think naman, no, for Aurora MLBB, hindi naman parang end all be all ang Alpha na to. I think they can still go. Oo. With a Faramis if they want. Tapos pwede silang mag-ban ng Rafaela or other utility heroes pagpasok ng second phase ng draft. Pero hindi ba, sino yung kasama ni Alpha dyan? Gatot. Si Gatot. Si Gatot. Parang hindi lang si Gatot kasi parang medyo maliit. Maliit. Pero ang tapkat ni Alpha pala. Ano lang? Meron ka kasi dalawang representative ng Alpha Society. Ganun ba yun? Alparo-paro. Ah. Oo. Kulang pa si Rafa. Oo, si kulang Rafa na lang ang kulang. Oo. Ayan na. Pwede. Aurora. Alam mo, ang ganda-ganda ni Aurora. Parang akala ko naman kung ano sasabihin. Hindi, ang ganda-ganda ni Aurora dyan sa ano. Gusto ko lang sabihin, bago tayo magtuloy sa banning, para siyang porcelana. Mm-hmm. Porcelana ng cuties. Yes. Yan. Kulang na lang, wala na akong maintindihan dito. Kulang na lang sabihin mo, anong skincare mo? Oo nga eh. Pero yun, Hylos na din ang ibaban, pati yung Nathan. Ooh. And it's starting to be a build-up, no? Dahil yung Nathan, alam naman natin na naging comfort pick ito ni Oheb during the regular season. Yes. And ito yung mga tipo ng hero na kapag kahit 0-10 kayo o 0-12 kayo, basta makapag-farm, basta umabot ng late. Gagana pa din eh. Gagana pa rin. Masakit pa rin, may bawas pa rin. Kaya naman, understandable na gusto itong tanggalin ng Aurora. And moving forward with our bans here, mukhang yun, Harit. Peaking na agad yung Harit, kinuha na. Yeah, I was thinking of banning Harit. Kasi nga naman na sobrang naging maganda yung performance si Oheb. And for sure, ayaw din niya magkaroon ng katapat na Harit. And nagsiset up yata sila for other heroes like the Beatrix, probably the Carrie, the Claude as well. Moskov even, open pa. Oh, tsaka yung isang binan ng Aurora, by the way, is si Tigreal.
So, oh, sila yung nag-ban instead of them taking the hero. Ano kaya ang show ang ban dito ng blacklist? Feeling ko pagkukuhanin lang ng Aurora. Pwede. Depende na to. No, kung maiwan ng bukas ng show, there is a big chance na makita natin ang isa sa mga Rene J classics na show. But this time around, mukhang Moskov ang tatanggalin ng blacklist. Baka Rene J Cho. Baka Rene J Cho na to, baka boss. Baka makita na nga natin ngayon, no, para mauna na agad. Kasi yung Alpha dito, as much as possible, gusto mo malaman kung saan pupunta, no? Yeah. Or saan yung rotation niya. Ang ganda ng ban, by the way, ng blacklist, yung Harith tsaka yes, Moskov. Very doming specific. Yeah. Ang taas ng win rate ng Aurora with the doming Moskov, eh. Tsaka pakiramdam ko si Doming malakas lang talaga sa mga MM na ma-farm, tapos yeah, mahilig lumapit. Yes. Kasi may mga MM na gusto nila, malayo talaga sila, eh. Pero may mga MM naman na talagang kailangan malapitan. Ayun, baka Rene J. Cho na ayun nga. Baka ito Rene J. Cho. Well, for blacklist, pwede silang... Ayan na nga yung Rafaela! Ayan na nga yung sinasabi natin na the Alparo-Paro Society, pati Bruno, is now completed with a mixture of Bruno Mars. Ito na yung ano, yung Alrapano. Oo. Sige. Nahirapan ako dun sa Bruno Mars, eh. Pero Initsuyo, Aurora, Cho. Ano kayong panapos nila ano dito, no? Ano marks nila dito? Baka Bea. Oo, Beatrix, hindi na malayong magkamali sa Beatrix, eh. Kaso ang hirap lang mag-sniper sa Beatrix, may Rafa. Parang unlikot nung mga pwede mong target. Sabay lumakas yung trip, nag-Lunox ulit, no? Oo, Bea, Kari, Lunox. Pero no, when we think about it, mukhang... Pero hindi. Mukhang may nakita kasi kanina, eh. Sabi nila na kapag M6 yung nag-glint kanina. Oh, so, might as well, bakit hindi na lang tayo mag-glint na rin? Oh, killer from the west, the cowboy glint to complete the lineup of Aurora. Damage-wise and draft-wise, ano ba ang take nyo for this drafting pattern for both teams? I think magiging maganda yung synergy ng entire lineup dito ng Blacklist International. Similar to how they performed in game number one, kailangan hindi lang magalaw si Oheb. But then for the side of Aurora MLBB, however, sila yung dapat maghanap ng gulo. I agree. Dapat with the battle spell na meron dito si Joe with a flicker, dapat every time na may flicker ay nakakahanap sila ng target. Kahit mapaburn man lang ang mga battle spell, pwede na yun. Tingnan natin kung ano nga ba talaga mangyayari para dito sa ating laban. Ito na ang Land of Dawncasters, pasok! Nakauna ng puntos dito ang Aurora. Now it's up to Blacklist International welcome to also get their points. Pero papayag nga ba dyan ang Aurora? Sabay-sabay nating alamin sa pagpasok sa game number 2. Maraming mga lumang bago na lumabas para sa magkabilang kupunan na to. Bumalik ang Rafaela at Bruno para sa Blacklist habang baka Rene J. Cho. Ayan na. Ay! For first blood agad! Oh, pinag-uusapan pa lang natin, nakakuha ka agad. Dito si Rene J. ng isa. Na-force siya pa yung dalawang Purify here para sa Blacklist International. And aside from that, going back, no, yung Alparo-Paro, sabi nga ni Chantel, na nakuha dito ng Blacklist International, might be a key, pero yung susi na yun ay agad na dinuduplicate naman ng Aurora. Alam mo na nagsimula yung playoff. Oh! So, sabi lang kasi, maganda kang tingnan yung mga recalls na ganyan. Oheb at itong si Doming, na naging mainit kanina, ha? Mainit kanina. Hindi lang sa personal, pati in-game. Ay, medyo mainit ang palitan dito. Mapasipa man yan, mapabaril man yan, pero may sipa dito kay Rene J. Ayan na naman, pero nakataka si Oheb with that dash. Pumasok po! Nagamit na rin yung Purify, pero may magaganap na pause. Okay, medyo nakakabigla mga pangyayari. Pero inhale, exhale muna tayo. Medyo mainit agad simula ng ating game number 2 burrito. Okay, nakita natin yung aggressive power talaga ng isang show. Pinag-uusapan na natin to nung regular season pala kung gaano kaganda talaga yung show at ilan sa mga magagaling talaga mag-show ni Ile-Hilera mo itong si Rene J, di ba? At syempre sa hilerang to ang mga agents. Hey! Na sumusuporta for Blacklist International. I-flex nyo, ayan, ang kanilang mga kaibigan man yan. At nakikita rin natin ang kanilang team player na sinusuportahan
ngayon sa ating lower bracket semifinals. Nakakatawa, no? May mga magkakaibigan, may mga partners, may mga kasama yung kanilang mga kids. Magkakamag-anak man yan, loved ones. Ayan, no? Diba? Ayan, no? Nag-BL para manood ng MPLPH. Ang importante, bayad. Okay, okay. Diba? Tama. Bayad, okay. At syempre, nakikita rin natin ang ilang mga supporters ngayon na para sa Aurora. Ay! Parang may kahawig to. Parang may kahawig. Sige parang nga. May kinocosplay. Sige nga. Parang may kahawig eh. Oh, di ba? It looks very familiar. Parang familiar sa akin. Shoutout pala ka. Shoutout pala sa lahat ng Auroras na nandito ngayon. Pati na rin sa mga agents. Baka meron din kumocosplay dyan. Meron ba? Meron ba? May tatapat ba? Meron bang tatapat? Meron sa ba? Mga cosplay na nakikita natin dito. Okay. At ngayon, ang kanilang mga pineflex muna. Mga kaibigan, sana aware din yung mga kaibigan nila na lumalabas na sila ngayon sa MPL Arena. May ka-video call pa! Grabe naman, live via satellite yung galawan dito ni Kuya. Siyempre, ang Auroras ay talagang natutuwa sa mga ganapan. Lalo na, nakaunang puntos na sila eh. Oh, they need to get the momentum going here. Nandiyan ang mga clappers! Lights up pa. Ay, may bago sila. May mga light stick na nga rin yata yun, no? Ano ba yun? Oo nga, may mga light sticks na rin sila. Ay, wait lang! Okay. Ano yan? Anong cosplay wala lang, yan? Wala lang, boss. Wala lang. Ay, si Ren. Ay! Eto na, the biggest flex. Ay, Rene J. Kung nakikita mo yun. Shoutout kay Hard. And again, napakatindi ng mga masasaksihan natin ngayon. Game 1, nakuha na ng Team Auroras. At ramdam mo rin yung aura ng Blacklist dito na gustong bumawi. Tsaka, ayun nga eh. Nakita naman natin, kaya mag-force onto a Game 5 ng Blacklist International. Oy! Pero halina muna at pasok muna tayo muli sa Land of Dawn. Diretso na kagad tayo. Namatay si Oheb ng maaga dito sa laban na ito. At kailangang mabilis mag-react dito ng Blacklist International. Kasi kung ikaw ay isang Bruno na nakakuha kagad ng death, kailangan pahabulin ito eh. Exactly. Sa quick recap natin doon, na nakita agad natin yung prowess din ng isang Suyu na pang-reach. Yep. Diba? More on the hold yung nakakapitalize dito para kay Demon Kite. At ngayon, may isang makakapitalize. Makakatakas pa. Nagamit yung Shunpo tsaka yung Jeet Kune Do. At napakalayo kagad ng narating dito ni Rene J. Ngayon, unang pagong naglaban na ito. Naka-ready si MP at si Demon Kite. Nagtititigan lamang, pero bibitawan mo na sila panandalian lang. Pero ngayon, Haji has an advantage na pwedeng manakal, pwedeng bumuhat. Pero sa ngayon, nandyan pa rin naman ang mga pang-spam at masakit na humahagod ng mga pana para kay Demon Kite. Rene J, naku, tapak talaga ni Rene J. Wala pa siyang sipa dito, pero ang sakit ng damage. Habang lang dinyapit ng The Guardian, MP the King ay mamamatay din sa kamay ng Team Aurora. Rene J, hindi talaga magpapapigil din si Rene J. Baka Rene J, Joe, at atras din. Buhay pa rin si Rene J. Ngayon, nabit-bit ni Haji, and this time ay nakabawi din. Edward with a kill. Sa hinaba-haba nangyari doon, isang highlight, hindi na matay si Rene J. Grabe! And right now, for Aurora, it's going to be a heavy start na nga lang din. Establishing a goal lead this early, makakuha ng pagong. And on top of that is multiple kills before the 3-minute mark. 0-5 kills for Burrito. Naku, tapos nabasag pa yung Torre dun sa may bandang itaas. So magdi-decide ngayon ng Blacklist International. Itutuloy ba yung laning dun sa may top lane? Or paghihiwalayin? Or pag magpapalit ng linya dito? And ang ginagawa na lang muna ng Blacklist, isinasama na dito si Oheb sa gitna para at least kahit papano makakuha. Yeah, and you need to improvise as soon as possible. Nakikita naman natin yung ASAP na galaw nila. The clapback dun sa ginagawa sa kanila ng Aurora. But now, for Aurora, they're on a comfortable facing. Sila ngayon na mas nakikita natin na mas may aggressive note. Especially na naka-Renet show na nga tayo na nakikita pero sa bandang baba. Okay, napa-abot of the Guardian. Alam nila na wala ng kids. So, pero sabi ni Demon Kite, sige na, ilalaban ko na to. Nagamit na rin yung Revitalas. Napakakunat naman ni Lord JM. Nakatakas pa. Grabing seal bones. Ngayon, si Renet J naman ang binababaran dito ng Lantern. Dadalhin sa mga members ng Blacklist International. Pero makakatakas pa rin with that Shunpo and Jeet Kune Do sa may recall pa uwi. Gustong-gusto yan ni Rene J. Kapag siya yung nagiging star of the show, pinupusa kanyang lahat. Bandang huli, pinapaasa niya lamang. Hindi siya mahuli, hindi pa siya mapapatay. Pero para sa Aurora naman ngayon, speaking of pagpatay, more on kills din na nagiging kalamangan nila dito. And they won't stop there. Makakakuha pa sila kahit paano na gold plating sa bandang baba. Yun na nga, no? Halos maubos din yung gold plates doon.
si Lord JM ay, kumbaga, hindi rin siya super makasama dun sa mga big rotations na ginagawa ng Blacklist International. Yeah. Kasi mabilis din mag-clear yung ano eh, yung edit eh. And yun naman talaga yung mahalaga eh, no? Dapat mabilis ka mag-clear. Doblis na atake din. Nagagawin dito si Rene J. May sipa ba siya? Doon na naman siya. Yung Spear of Alpha, nagamit na rin ni MP. Na-force siya agad. So right now for Aurora, makakuha ka man o hindi nagsipa dyan, Rene J. But the space provided for Demon Kite is a huge one, especially for Domain right now. And tama ka sa sinabi mo, hindi makasama si Lord JF kasi hindi pwede matilt yung balance. Kasi yung top lane nabasag agad. Yung baba, hindi nila pwedeng pabayaan na mabilis makuha din ng Aurora. And grabe yung nagiging swag ng laro natin. Yung aura talaga ni Rene J when it comes to the show. And nararamdaman natin na he's really confident. And might be at 100% confident right now na pinapakita niya yung ganong klase. May pag-recall, may pag-sticker. And right now, nakikita natin, ang pwede mong engage pero mukhang walang tatamaan. Wala, hindi tinamaan. Mga microorganisms lang ang mga nasa pool doon tsaka mga bakterya. Pero hindi, yun kasi yung plano talaga. No? At kapag meron ka kasing gatot kacha, gusto mo na napansi-check mo rin exactly. Na mga bush yan. And yung space na nakikreate nun, yung malaking bilog na yon. Kung sa mga objective takings, malaking tulong. For sure, kapag may tinamaan doon sa Team Aurora, maaaring may follow-up talaga eh. Yeah, but what if, di ba? Kung may tinamaan doon, that could be a possible na counterplay for Blacklist International. And aside from that, sometimes kasi yung Avatar the Guardian, hindi naman necessarily gusto nila tumama. More on pang zone out, pang box out. Yep. Para alam ng kalaban mo na, hey, nandito pa rin kami. There's the visibility that you want. At with that, eh, medyo ma-force out nila na lumayo-layo yung ibang mga miyembro. Pero ang hindi nilang ma-force out na lumayo talaga ay si Rene J. Okay, ngayon inaamba lang ni Rene J. Inaantay niyang gumamit ng Purify. Pero si Rene J ngayon, versus 3. At tras mula, Domi. At sakit na rin ang mga quick throw. Sa gitna rin, oh. Sa gitna, nabasag yung Tori at aagaw pa ng purple buff dito si Demon Kite. Mabilis ang nagiging galaw ngayon ng Aurora. Speed is the name of the game ng Ayata. Kasi ngayon, tatlong tore, all the outer turrets here for Blacklist International na mapapatumba habang sa kanila ay perfecto at hindi pa nababawasan. Yun nga eh. Tsaka parang familiar yung galawan ni Demon Kite. Parang, may so kilala akong ganyang gumalaw eh. Parang nagsisimula sa G. Oo nga eh. Hindi ko alam. Hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw yan eh. Pero malinaw para sa Team Aurora na sila ang lamang. Yung mga outer turrets ay nabasag na sa top, mid, and bottom. Oh. Yung turtle ay available din. Pero ito yung ano, yeah. Yung mag-big rotation na gagawin ng Team Aurora. The lights are on them while they're keeping Blacklist International in the dark. Nakikita natin ngayon na sila ngayon yung mas nag-hunt down. At may isang matututukan ng ilaw! Pag humahabol sa kanya doon, nagamit na rin niya yung kanyang ultimate. Pero habol muna, naghahanap pa rin na magiging target dito ang Team Aurora. May slow push ang ginagawa dun sa may top. Habang dun sa may bottom, magre-react na rin ang Blacklist International. Alam nila kung ilan ang magkakasama dun sa may bottom. Kaya nga kalat-kalat din ang Team Aurora ngayon. Yung pinaka-inaasahan sana natin yung recipe for Blacklist International to proceed is yung kumonect ang Avatar the Guardian. Pero for now, more on sila talaga yung medyo nag-umakapas sa dilim dito for Aurora. Having said that, eh, nakikita rin natin na sobrang compromise kasi lagi nung nagiging position din ni MP The King. We appreciate doon yung nagiging slow push siya sa may bandang top lane. Pero ang bilis kasi ng snapback dyan eh, ng Aurora. At ngayon, with that, nakikita rin naman agad natin ang puwersa nila sa may bandang baba. May turtle na magre-respond pero mukhang ayaw nila at wala silang balak. Wala sa mukhang balaro yun nilang palapitin dito ang Blacklist. Ayun na, 8 minuto na pero may sipa agad! Yun ang pangunang bunga dito ni Rene J pero nakatakas with the Abbot of the Guardian. Maraming mga na-ultimates na nagamit, specifically dito sa mga frontliners nila. Ngayon, pagkakataon sa Team Aurora ngayon na kunin itong Lord na ito at hindi makakalapit ang Blacklist. Naging Lord na nga at ngayon, nakita mo, with that, sabihin nila, hindi man natin napatay agad si Lord JM but it was enough for the Avatar the Guardian to be punished na, or to be pushed na nga, mag-broke nila agad at na-push to the brink nga si Lord JM na magamit yun pang disengage, hindi pang engage into a team fight. Aurora pa rin, hawak nila sa leeg talaga ngayon, literally ang Blacklist International. May Lord na mamarches, may bandang baba. Sabay na naman ang pag-agat ng main wave. At ngayon, humihirap lalo yung vision nila sa mapa, lalo na't nakaabang dito si Rene J. Oh, ako masasabi ko, kahit na ganito yung sitwasyon ng Blacklist International, malaki na ang kalamangan ng Team Aurora dito in terms of economy. Halos 11K na. Eh, parang kaya pa naman ilaban ito. Kaya pa? No? Magandang setup lang, magandang timing lang, makapuhit lang si Ohim.
ang sakit na ng mga nasasalo niyang damage. Sabi nila, Abby, 3 hit pala si Yoheb. Sige, all eyes on Yoheb as well. Nakikita natin kung paano rin kinatarget. Sinasakto ni Yue yung mga Hailstorm Blast na dito. Even the Frosty Breeze ay sobrang kumukonekta doon sa mga nasa likod. Pero conceal play for Rene J. Out lang muna. Pero may tatamaan na Avatar the Guardian. Ayun na, sumapun na nga dito. Pero nagamit din revitalize habang pasok si Edward. Demon Kite. Napabasag na yung Tori dun sa may madami. Mga ngayon tuloy-tuloy ang Team Aurora. At yung base na lang ang kanilang nakikita. Match point na ang Team Aurora. Mabilis ang galaw. Securing another point. Aurora will secure a match point for the lower bracket semifinals. Mabilis ang action. Explosive plays from Rene J. At yung mga reinforcement mula sa kanilang kupunan ang naging susi para makuha ang laban na ito. It's going to be a flawless victory and a clean na in-establish na discipline at diskarte dito ng Aurora for game number 2. Mas nakikita natin ngayon yung map presence on overall na diskarte ng 5-on-5 na battles ng Aurora. Pero para mas himayin at malaman ang mga naging kaganapan sa game number 2, for it over muna natin sa Infinix Game Tambayan. And with that, match point na ang Aurora. Again, Atomo Chantel and Omi, probably a more dominating game for Aurora dito sa ating game number 2. Parang nag-iba ang timpla ng Blacklist. Oo, parang makikita natin na may iba na sa mga pwesto nila. Hindi na kasing pulido ng game number 1. Para bang may unti-unti nang chinichip away ang Aurora after that game 1 victory. And right now, I feel like Aurora is really poised into taking it by a clean sweep. Ito na yung sinasabi natin eh, na mahirap na i-break yung tempo pero hindi imposible. Oh, tsaka yung tempo na yun, parang gamay na gamay din kasi ni Rene J yung tempo nung Cho. There were a lot of moments na nakita natin na talagang siya yung umuuna dun sa pwesto. Kaya rin naman siya ang ating MVP of that game. So baka Rene J Cho. Ayun. Siya na rin nagsabi na tapos na yung camera time niya. Okay na po. Hindi, kailangan na rin mag-prepare for the next game. But yeah, performance niya dito is 203 KDA. So let's say para dito sa Aurora, ito yung mga sinasabi natin that they are one step ahead in terms of the positioning. Even Perks ay na-zone out pa nga. Oh, and I just have to say na ang dami rin na sayang na abilities dito kay Rene J. No? Every time na pumapasok siya na akala mo malalim na o wala sa pwesto, doon nagbabato ng mga abilidad ang Blacklist International. At kaya naman nakakatakas din via the Shunpo and the Jeet Kune Do. And ito na yung masasabi natin eh, na alam ni Rene J yung saktong asim lang. Yung saktong akala lang ng mga tao, wala na sa pwesto pero makakatakas pa rin naman. At hindi naman yung nagagawa ng mag-isa. It was a very beautiful game coming in from Aurora MLBP na tuwing tumatakas si Rene J ay may humaharang din sa humahabol sa Hitman. Oh, tsaka ano dito, parang nakita din natin dito for the side of Aurora na counter nila yung maingay na combo and synergy in this Alpha and Jushin. So talagang tinalon nila dito in a way na para mapigilan yung kayang gawin ng lineup ng Blacklist International, even stopping yung farming potential ni Oheb. Kasi recent niya, napapansin natin kay Oheb, regardless kung gaano kalugi yung kanyang mga kakampi, sure siya na hindi siya lugi pagdating doon sa laning. Kumbaga parang nakakasigurado tayo na may mga naka-anchor lang doon na talagang makakagawa ng trabaho nila eventually. And so far in terms of GPM, no, nangunguna pa rin dito si Demon Kite. Very similar sa ating natunguhiya nung game number 1 kung saan siya din yung nakakuha ng ating highest GPM. Kaya naman masasabi natin na in terms of rotation ay sa tingin ko mayroong may pagka-focus ng konti yung gold share talaga para dito kay Demon Kite in Aurora MLBB. Ito, speaking of Aurora, nabagit mo na rin yung hero dito ni Yuen. Aurora may pinakamataas na denial na damage against Blacklist International. Even yung nasoak in na damage dito ni Edward and Rene J. So, ang hirap pala sa buhay din dito ni Haji kasi yung damage taken niya is around 35,000. Next to the highest damage taken na si Lord JM. Napakahirap din kasi, no? If you're a Zushin, kailangan talaga humaharap ka. At napakahirap harapan ng mga hero na to. Especially the Edith. Ilang beses natin pinag-usapan sa araw na to that Edith wins games. Pero hindi naman kasi ganun lang kasimple yon.
Edith is one of those tanks na nagiging marksman. Actually, siya lang yung nagiging marksman na tank na kaya ding mag-deal ng napakataas na damage. Kaya naman hindi rin ito pwedeng babaran, maliban na lang kung maka-crowd control ang Edith na to. Oh, ito nakita natin na by the